ang mga pinagdadaanan, alam niyo naman na po yun. Hindi ko na po ito kwento ulit sa inyo lahat. Sa totoo lang, hinahanap nila ako doon ngayon sa House of Representatives kasi pinag-uusapan nila ang budget ng Office of the Vice President. Sino na ka-live stream sila doon, hinahanap nila ako. Pakisabi na lang, nandito ako sa inyo. Sabi ko sa kanila, binibigay ko na yan sa inyo kung anong gusto niyong gawin sa budget ng Office of the Vice President. Bahala na kayo. Sa kami, kung anong meron, yun ang tutuloy-tuloy ang trabaho ng Office of the Vice President. Kung ano pong matulong namin sa opisina namin, sa Legazpi, Albay, ang coverage po nila ay buong Bicol Region. Kunti lang po yan sila, pero sinusubukan nila na mapuntahan lahat. Kung ano pong matulong namin, ipaalam niyo po sa amin dahil alam ko na pinili ninyo ako para magtrabaho sa bayan. Mga kababayan, ang lahat po ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Maraming salamat po. Vice President si Sara Duterte, Congressman Jill Bongalon, inilabas na rin ang baho ng sarili nitong mga kababayan. Tila hindi nga raw naisahan ng Ako Bicol Partly's representative ang gantis sa kanya ng taong bayan na sa halip bumilib sa kanya. Tila wala itong napala at sa halip ay pinagbantaan pang ilalabas ang lahat ng baho nito dahil sa kanyang remarks na dapat bumaba na sa pwesto bilang vice-presidente si Sara Duterte. Nagpintigantenga ng marami Pilipino sa sinabi ng batang kongresista na miyembro ng Young Guns ng Kongreso na dahil raw sa hindi pag-attend ni VP Sara sa plenaryo para dinggin ang OVP budget, nararapat lamang raw na mag-resign na ito bilang vice president. Mas inuna pa raw ni VP Sara ang sarili nitong kababayan na kapag hindi pa tumigil, ilalabas raw nila ang lahat ng baho ni Congressman Jill. Panoorin ang full video. So kung ganyan po yung lumalabas, probably we can ask her to step down as the vice president. Kasi nakikita natin hindi naman po siya dumadalo sa mga pandinig dito po sa Kongreso. So ano po ibig sabihin nito? Hindi na po siya interesado? At mas pinili niya pa po bumunta sa isang beach resort kaysa dumalo po dito sa pagdinig sa kanya pong budget. So I guess it's the Filipino people. It's up to them, no? To judge the vice president. Yun na lang po siguro ang mga reaction ko po dyan. You're asking her to resign. Kung hindi na po siya interesado sa kanya pong duties and functions as the vice president, we can ask the vice president to step down. Concert ng iba, okay lang. Bakit pa mag-a-attend ang VP sa budget hearing? Sayang oras, maiinis lang din kayo sa mga sagot niya sa inyo. Ang ending, kailan din ang magdedesisyon kung bibigyan ba ninyo o hindi ang OVP ng budget? Okay na sa kanya kung magbigay kayo ng budget o hindi? Backlash na ang budget ano? Tayong mga ulyalin, pabalik-balik na ang budget hearing. Hindi na budget ang akin yan. Puro na paninira yan. Bakit pa kasi pa niyang hearing? Sinabi na nga ni VP Sara, kayo na ang bakalang mag-desisyon kahit magkano ang ibigay ninyo. Magtatrabaho pa rin siya. Hindi niyo ba naiintindihan?
Samantalang nagbigay naman ng komento caption si Mr. Real Talker na pati ba naman pagbibitch at pagdadagat ni Vicky Sara ay kayong kita na naman ng mga buwayang ito. Kaya sa umpisa pa man, sinabi na ni Vicky Sara. So, nanggagalaiti na naman ang mga buwaya kasi nga daw, di ba, instead na dumalo no, si VP Inday Sara sa another deliberasyon no, patungkol doon sa OVP budget, ay inuna pa daw ang mag-bitch-bitch. Ingit kayo. Diba? Mag-bitch din kayo eh. Mag-chill-chill din kayo. Last time ba ya? May nabalitaan, may buwaya na sa dagat. Ay, Diyos ko lang. Kada na lang sibot yung VP Inday Sara. I-issuehan itong mga buwaya na to. Sabi nga ni VP Inday Sara, di ba kayo na bahala? Ano ba? Hindi nyo ba mag-get? Sobrang ano naman kayo, no? Pinigyan, sabi ko nga doon sa isang bagyero. Sabi ko, pinagbigyan kasi kami ng Diyos. Tumawa siya, nagtumawa. Kahit si Mayor kanina, doon sa Vinson's, nag-courtesy call ako sa kanya sa municipal hall. Sabi niya, alam mo, ngayon lang ako nakabiyahe ng kalagwas na ganitong panahon na ano, walang alon sa dagat. So, sobrang saya dahil pinagbigyan ni ina. So, yun po, yung iba ko pong mga pinagdadaanan, alam niyo naman na po yun. Hindi ko na po ito kwento ulit sa inyo lahat. Sa totoo lang, hinahanap nila ako doon ngayon sa House of Representatives kasi pinag-uusapan nila ang budget ng Office of the Vice President. Sino na ka-live stream sila doon, hinahanap nila ako. Pakisabi na lang, nandito ako sa inyo. Sabi ko sa kanila, binibigay ko na yan sa inyo kung anong gusto niyong gawin. Sa budget ng Office of the Vice President. Bahala na kayo. Basta kami, kung anong meron, yun ang tutuloy-tuloy ang trabaho ng Office of the Vice President. Kung ano pong matulong namin sa opisina namin, sa Legazpi, Albay, ang coverage po nila ay buong Bicol Region. Kunti lang po yan sila, pero sinusubukan nila na mapuntahan lahat. Kung ano pong matulong namin, ipaalam niyo po sa amin dahil alam ko na pinili niyo ako para magtrabaho sa bayan. Mga kababayan, ang lahat po ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Maraming salamat po.